message that we will be hearing this afternoon. And we pray, Father, that you always be with us so that we may focus on your words. We pray, Father, that you forgive us from all our sins that we have committed against you. And we thank you for hearing and answering our prayers. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you.
Oh, hey there, Mike. Mike. Check, Mike, test. Check, check. Audio check. Check. Okay na, audio ko. Good afternoon po. Tayo po'y manalangin. Our Father in Heaven, we come to you, Lord. We humble ourselves. Be merciful to us. Forgive us from all our sins. Please give us wisdom and understanding as we go through your word, through the prophet. Thank you for hearing our prayers. In Jesus' name we pray. Amen. So, ilang minuto po ba ang... Pag nagturo kasi ako, 1.5 hours. Hanggang alas 6 po. Oh, narinig niyo yun, ha? Hindi naman po. Sige po, napakaganda ng inyong response. Ibig sabihin, mahal niyo talaga ang salita ng Diyos. Okay, so... ito po ay isa sa mga favorite ko pong book na talakayin. Bibilisan lang po natin, ito po yung writings ni Ellen White, compilation ng E.G. White Estate. And, ayan. So, bibilisan lang po natin from start to lahat. So, ganito po ang layout po nitong aklat na ito. Nasaan yung table of contents? Ayan po ang table of contents. Kung inyong nakikita, ayan po. Pag tinitingnan po natin itong table of contents, napoproject nyo ba yung table of contents? Ano? Sa 4? Ayan. Thank you po pala sa ating mga technical team. Ayan. Si Mark, si... Ano ang pangalan ng... Drex, tsaka si Leia. Ayan. So, ganito po yan. Pag tiningnan po natin, parang in sequence ito, mga pangyayari. Parang lang po. Pero hindi actually yan. kasi po may mga overlap po yan. May mga overlap yung iba. At saka sabi ni Ellen White, hindi naman talaga actually natin alam kung kailan yung mga bakod o pagitan ng mga yan. And maraming overlap po. So, pag tiningnan po natin, yung crisis ng Earth, lahat ng mga tao nag-iisip kung kailan matatapos ang mundo. Mga signs sa Matthew 24, tinatanong ng mga disipulo kung kailan matatapos ang mundo. At alam din ang sagot ni Jesus Christ at ang sagot din ni Ellen White, ang interpretation. And ano ang mga characteristics ng God's Last Day Church. Itong chapter 4 po, ang isa sa mga pinaka-favorite kong topic. Kasi nakikita natin dito kung gaano talaga gagabayan ng Diyos ang ating church simula noon hanggang sa katapusan. Kasi minsan po, marami tayong nakikita sa internet na mga chismis at saka kaguluhan. Parang iniisip ko, paano ba talaga, meron ba talagang daratnan ang si Jesus Christ na pure church? Pero pag tinitrace ko yung prophecy, Patras, galing sa second coming Patras, nakikita ko po sa prophecy na talagang ang Diyos ay sisiguraduhin na ang Seventh-day Adventist Church ang yun. Devotional life of the remnant, anong gagawin natin? At saka yan, lifestyle and activities, ano pong gagawin natin habang naghihintay? And country living, kayo po ay nasa country, wala kayong problema dito. Ano naman ang problema sa mga cities? Ano naman po yung mga Sunday laws? Yung time of trouble? Yung shaking, latter rain, loud cry, seal of God, mark of this, close of probation, last plagues, and Christ's return. Yan po. So parang familiar na po tayo dito, pero may mga detalye dyan na hindi natin alam masyado. Yan. So tayo po ay magsimula. Okay. Ang gagawin po natin mga kapatid, ay babasahin ko lang po yung itong widespread apprehension, yung lahat po ng ganyan hanggang sa dulo po. So, hindi po ito magiging sanglinggong pagbabasa, kundi mga 30 minutes lang siguro. Pero makikita po natin, tapos yung mga iba pong medyo nakakalimutan natin,
ay yun ang tututukan natin. Kasi yung ibang alam na natin, bakit pa natin ile-lecture, di ba? Di ba po? So, alam po natin yan, ang mga tao ay nag-aalala sa future and according sa prophecy, ay marami pang mga problema in the future. Kaya po sabi ni Ellen White, pag kayo ibibili ng lupa, bumili kayo ng lupa na mataas kasi dadami ang baha daw. Kaya nakita niyo lahat ng Seventh-day Adventist Institution nandun sa dulo ng daan. Di ba? Yung IAS, yung AUP, lahat ng mga schools, nandun sila naghahanap ng lupa sa taas ng bundok kasi, ayan, nakaprophesy na maraming baha. And usually, God will warn His children of coming judgments, katulad ng baha, katulad ng Sodom and Gomorrah, etc. May warning ang Diyos. God has told us what to expect in our day. So, nandyan po ang Biblia natin. Kaninang umaga po narinig ko na yun talaga ang ating batayan. And therefore, kailangan natin malaman ang prophecy. Kasi malalaman natin kung ano po ang mangyari in the future. Kailangan po natin pag-aralan ang Daniel and Revelation, especially. And kailangan nating laging pag-aralan, keep the subject before the people. Kaya ito ang favorite ko. Keeping future events in proper perspective. Tayo ba ay natatakot sa mga future events? O kailangan natin pasalamatan? Or yan po, proper perspective. Sabi nga, don't worry. O, di ba? So, number 2, chapter 2. Ano ang mga signs ng second coming? Signs in the heavens. Meron isang akong teacher. Sabi niya, hindi ako naniniwala na sign yung ano, di ba po yung lumilim ang buwan at saka ang araw? Nagpula yung araw? Sabi niya, kasi yung panahon na yun, natapos yung civil war. Nung tapos yung civil war, lahat ng sundalo nag-uwian sa kanilang farm. Tapos po, sabay-sabay silang nagsunog ng mga damo. Nung nagsunog sila lahat ng damo, natakluan yung araw ng usok. Kaya daw po, umiba yung kulay ng ano. Sabi ko, sir, hindi naman yan miracle. Sign lang yan. O di po ba? Kasi ang rainbow, sign din yun, pero hindi naman miracle na ngayon. Sign in the heavens, signs on the earth, false prophets, ayan po. Ang ibig sabihin ng false prophet, yung nagpa-prophesy na hindi ayon sa Bible, o kaya kumukontra sa Bible. Pag sinabi ng Bible ganto, dapat ganun din ang sasabihin natin. An experience with a false prophet. Usually, ang mga false prophet ay masyadong emotional. Hindi sila calm. Yan, yung pag binasa po nyo yan, yun yung kwento ni Ellen White dun sa false prophet. And gluttony. Oh, sino yung maraming nakakain? Diyan. Maraming kain ng kain. Yan po ang mga sinyalis ng huling panahon. Kanina marami akong kinain, pero hindi naman halata sa katawan ko. Okay. And deeds of violence. Maraming nagpapatayan. Wars and disasters. Sa TV. Meron po sa internet yung bilang ng mga disaster, natural disaster. Simula nung unang panahon, pag ganyan po, parami ng parami. Yung curve niya, pa ganun. So, parang talagang parami ng parami, mas lalong nalalaman natin na mahuli na ang panahon. Mga apoy, yan po ay na panaginipan ni Ellen White. And siguro yan yung nasusunog ng mga building. Earthquakes and floods. Ayan po. Kaya crime, famines, pestilence, and God's purpose. Bakit pinapayagan po ng Diyos ang mga baha, ang mga bagyo? Para warningan po tayo sa mas malaking bagyo ng apoy. Ayan po. Exempted ba ang mga Adventist sa mga bagyo? Hindi. Pero pag minsan exempted. Meron dalawang teacher sa Thailand. Hindi sila nakasakay ng eroplano po. Kilala ko yung mga yun. Hindi sila nakasakay ng airplane nung isa-isang araw. Nalaman po nila yung airplane na sasakyan sana nila, patay lahat yung tao. Yung dalawang teacher sa Thailand na nag-aral sa IAS, dati nakikita ko sila. And huwag tayo pong mag-alala, Ma'am Diana, kasi
events are in God's, in the hand of the Lord. Oh, di ba? Don't worry kasi ang Diyos ang nagko-control ng lahat ng bagay. Ayan, heaven's regard for earth's affair. Tinitingnan ng Diyos kung anong nangyayari dito sa earth. And hindi niya pinapayagan pag hindi siya papayag. Ang tanong, kailan ang second coming? Ah, ito ang nakakatuksong tanong. Kasi po, sabi ni Ellen White, 6,000 years lang ang panahon ni Satanas mag-demonstrate. Kasi daw 2,000 years simula sin hanggang flood. 2,000 years simula flood hanggang cross. And 2,000 years, ilan na lang natitira? 2,000 na lang. Pag kinumpute nyo, huwag nyong sasabihin. Ah. So huwag tayo magkocompute kahit na, sabi ni Ellen White, napakarami, 6,000 years, 6,000 years. Hindi natin pwede sabihin at computein yung second coming. Kasi sabi po sa Bible, sabi ni Jesus Christ, hindi niya alam. Only the Father in heaven. And sabi niya rin po dito, time of Christ's return is not known. Ayan po. But of the day and the hour knoweth no man. No, not the angels in heaven, but my Father only. Sabi naman nung aking kaibigan, Sir, baka naman yung year alam. Kasi yung hour at saka yung day, hindi daw alam. Baka yung year. Pero nakita namin na ang use ni Ellen White ng time at saka year at saka day ay pareho lang po. And sabi pa po dito, hindi tayo a time setting message kasi pag nagsabi tayong sa 2020 tapos hindi naman dumating, nawawalan sila ng pananampalataya. And ito po ang pinakamalinaw po. No prophecy beyond 1844. Di ba, sir? Di ba po? So hanggang 1844 lang yung time prophecy na makukumpute natin according to Ellen White. Napakahirap kontrahin ni Ellen White kasi ang sabi po sa Isaiah 8:20, to the law and to the testimony, if they speak not according to this word, it's because there is no light in them. Ang sabi po ni Jesus, I come not to destroy the prophets, but to fulfill. So pag meron tayong naisip, kailangan po, hindi siya kukontra sa mga naunang propeta. Kaya yung aking kaibigan, sabi ko, hindi natin makukontra si Ellen White. Sabi ni Ellen White, wala nang makukompute lagpas sa 1844. Eh, alam nga naman, sabihin natin, mas magaling pa tayo sa kanya. So, ganun po ang karakteristik ng true prophet, hindi niya kinukontra ang nakaraan. Kahit si Jesus mismo, I come not to destroy the law and the prophets. Yun po ang check sa atin. Hindi natin pwede kontrahin yung mga sigurado natin. So, Ellen White expected Christ in return in her day. And bakit na matagal dumating si Jesus Christ? Kasi hinihintay pa po tayo, unready pa yung marami sa atin. And God's promises are conditional. Sabi ng Diyos, dadalhin ko kayo sa Canaan. Kaya lang, bakit hindi sila nakarating sa Canaan? Si Joshua at saka si Caleb lang. Kasi matigas po ang ulo nila. Kaya po tayo, wag tayo matigas ang ulo. Kasi yung mga promise ng Diyos baka hindi matutupad sa panahon natin. So ano po ang hinihintay ng Diyos? It is the manifestation of the character in Christ. O yan. Then He will come to claim His own. Kahit na po ang Diyos ay mapagpasensya, meron din napupuno ang kanyang baso. Limit. May limit din po ang... And pag napuno na ang limit, malapit na pong mapuno ang limit, meron ng great day of God. And malapit na po ang second coming. Yan, shortness of time. Okay, ito po ang maganda. Usually po, ay pinapasadaan ko ito pag may mga offshoot o kaya ng gugulo sa church. Kasi makikita natin dito, God's people keep His commandments. They have the testimony of Jesus. Meron silang spirit of prophecy. Maraming denomination may spirit of prophecy, pero isang book lang, limang book lang. Yung sa atin, ang dami-dami. And hindi naman sila nagtuturo ng Sabbath. As ang doctrines ay biblical, dapat lahat ayon sa Biblia. And meron silang mission. Ang Seventh-day Adventist ay may mission. And bakit tayo nag-organize? Alam niyo po ba, mas mabilis ang growth ng Seventh-day Adventist Church nung hindi pa tayo organized? According to history. Pero kailangan natin mag-organize kasi God is a God of order.
And organization will always be essential, ang sabi ng propeta. Kaya po meron tayong church board, etc. And meron pong special authority of God's church. Totoo ba na ang church natin ay perfect? Hindi po. Meron tayong spiritual weakness and blindness sometimes. Ang mga authority ba ay perfecto? Yan po ay sabi ni Ellen White. Minsan, meron nagkakamali sa ating mga leaders. Pero ano ang attitude natin po dyan? Minsan, ang mga leader daw ay hindi nagsasalita ayon sa Diyos. Pero kahit anong mangyari po, hindi natin kailangan ng bagong denomination. Hindi natin kailangan maggawa ng iba pang Seventh-day Adventist Church. Yan po ang napakaganda dyan. Kahit si Ellen White, nakita niya lahat ng problema ng church, hindi siya gumawa ng sarili niyang ng iba pang church. At ito ang pinakamagandang prophecy. Ano? Ma'am Diana, ito ang pinakamagandang prophecy. God will set everything in order. Oh, lahat ng kaguluhan sa church ay aayusin ng Diyos. Yan, ganda no? Pag may kaguluhan sa church, God will set everything in order. Kung ayaw nila mag-ayos, sabi ni dito, aayusin ng Diyos yung mga nandun sa posisyon. Papalitan ng Diyos yung mga nasa posisyon. Yan po ang pinakamagandang sentence dito sa buong book na pinakagusto ko. Ang promise ng Diyos na God will set everything in order. Kahit di natin maintindihan, kahit hindi natin maintindihan kung anong nangyayari, may promise po dyan ang Diyos na God will set everything in order. And kaya po meron distribution of responsibility. Maraming elders, maraming deacons, maraming officers para pag naguguluhan yung iba, at least may iba pa rin magre-rescue. And ano pong response ng 1901 General Conference? Sila ay sumunod na kay Ellen White dahil sila ay hindi nagkakatugma dati. Pero sila po ay nag-reunite. And sabi ni Ellen White, meron siyang confidence in the Seventh-day Adventist organization. So kahit na nakita niya lahat ng problema, hindi po siya gumawa ng bagong denomination. And kailangan pa rin natin ng revival, spiritual revival needed. And God is patient with His people. At saka po, yung mga taong faithful, sabi po kanina umaga, hindi daw lahat ng Adventist maliligtas. Narinig ko po kanina umaga sa Sabbath School. Pero yung mga faithful ay ginagamit ng Diyos. Yung iba, hindi pa nila lahat alam. Pero yung alam lang nila. Pag yung alam mo ay hindi mo sinusunod, ba't padadagdagan ng Diyos yung alam? And yung Israel history ay warning sa atin. Yan. Ito po, ang isa pang magandang quotation. Ang ating church ay hindi church triumphant pa. The church militant is not the church triumphant in church. Oh, so, the church is composed of erring, imperfect men and women who are learners. Yan. Pero po, ang nakasulat dito ay okay, mamaya. The members, ito po ang maganda. The members of the church militant, yung ngayon, who have proved faithful will become the church triumphant. Oh, kaya po yung mga faithful sa mga Seventh-day Adventist, yun ang makakasama sa church triumphant. Kaya let us be faithful. Okay, ano naman ang devotional life of the remnant? So yung mga nanggugulo po sa ating church, yung mga offshoot, gusto lang nilang basahin lahat ng problema. Pero yung affirmation ni Ellen White, ayaw na nilang basahin. Yung God will set everything in order, hanggang dun lang sila sa mga problema. So dapat babasahin po natin lahat. Kaya sila naguguluhan kasi hindi nila binabasa lahat. Yan po, devotional life of the remnant, two-fold life. Anong gagawin? Magpipray at saka mag-work. Yan. And the molded by the Holy Spirit. Alam niyo po bang minsan mga kapatid, pag tinidiscuss yung Godhead, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, sabi ko parang hindi ko kilala yung God the Father and God the Son. Parang mas kilala ko yung Holy Spirit. Nagtatanong ako sa mga friend ko, bakit ganun? Yung Holy Spirit, kilala ko. Na basta. Kilala ko yung Holy Spirit, pero yung anyway, isa lang naman yun, di ba? I mean, basta. Minsan po,
May kaibigan ako si Pastor Frederick Paul. Siya ay napakagaling na pastor. Nag-preach siya sa General Conference. And kahit saan-saan siya, every week, kung saan-saan country siya, ini-invite. Tapos, alam ko, ginagamit siya ng Holy Spirit. Nararamdaman kong nandun yung Holy Spirit. Tapos meron isa akong kaibigan, sila Kuya Johnson Anikan. Mark, sila Kuya Johnson Anikan, alam ko ginagamit talaga sila ng Holy Spirit. Kasi minsan pag nag-recording kami, pag nag-pray kami, tapos ang topic ay Holy Spirit, nararamdaman ko talaga nandun yung Holy Spirit. Tapos meron akong kaibigan na theology, sabi niya, Sir, nung nag-preach ako, naramdaman ko yung Holy Spirit. Sabi ko, anong pakiramdam? Parang may mainit na bumabagsak sa akin na gano'n. Nung nag-preach ako, sabi ko, So, nakikinig lang po ako, hindi naman ako naniniwala agad-agad. Pero pag narinig ko sa maraming tao, narinig ko rin kay Kuya Johnson, tapos nararamdaman ko rin pag ako nagpipray sa harap ng church, pag pinagpipray ko yung touching lives, baka nga totoo. Diba po? Ayan. Tapos minsan, nagkakita sila Kuya Johnson at saka si Pastor Paul dun sa isang place. Tuwang-tuwa po ako kasi ito yung ministry yung tinutulungan ko talaga ng grabe. Tuwang-tuwa ako kasi si Kuya Johnson nandun, tsaka si Pastor Paul nandyan din. Sabi ko, Pastor, you pray for Kuya Johnson. Iniisip ko kasi wala silang anak. Pero iba ang pinag-pray ni Pastor Paul tungkol sa ministry. Pero nung nag-pray si Pastor Paul, grabe! Yung nararamdaman ko po na parang Holy Spirit na ano, ang lakas! Lahat ng balahibo ko tayo. Doon sa may ano, Kuba, may ano, sa Ortigas. Nung nag-pray si Pastor Paul, ang lakas talaga ng presence ng Holy Spirit. Kaya lang, nakakabahan po ako kasi baka nararamdaman ko lang yun. Tapos po, nung magkasama na kami ni Pastor Paul sa sasakyan, sabi ko, you know, Pastor, when you prayed for Kuya Johnson, hindi po ni Pastor Paul pinatapos yung sentence ko. Ang sabi niya, the Holy Spirit was very powerful, right? So, at least hindi ko tinapos yung sentence ko. Tapos nung nandun ako kay Kuya Johnson, sabi ko, Kuya Jones, di ba, nung pinag-pray kayo ni Pastor Paul, hindi niya rin ako pinatapos. Sabi niya, oo, ang lakas ng Holy Spirit nung pinag-pray. So, at least hindi lang ako nakakaramdam. Molded by the Holy Spirit. Ang Holy Spirit po kasi ang pinakakailangan ng Seventh-day Adventist Church. May book yan si Ron Clouzet na napakaganda po talaga. Makikita natin ang pagkapangyarihan ng Holy Spirit. Kailangan natin ng Bible study, and mag-memorize, commit scripture to memory. Intindihin natin ang Revelation 14, educate the mind to believe God's word, and preparation for future trials. Ayan, pag may problema tayo ngayon, ang estudyante ba, ma'am? Ma'am, sino bang mga teacher dyan? Sir, ano? Anong pangalan na nga? Sir Drexel, makakapasa ka ba kung walang examination? Kung walang quiz? Kailangan ng quiz. Yan, mga trial sa buhay. Mga quiz lang yan at mga exam. Okay. Eh, yung predestination, ano? Brother Mark. Yung teacher kasi, bibigyan niya ng choice yung student. Sabi niya, gusto ko kayo lahat maka-A. Ito pag-aralan niyo. Pero may freedom of choice sila kung mag-aaral sila o hindi, di ba? Alam din ng teacher kung sinong hindi papasa dyan kasi laro ng games. Di ba? For knowledge yun. Pero may choice pa rin yung mga estudyante. Yun yung aking pag-explain sa student way. Kailangan natin makontrol ang moral powers. Example ni Enoch. Si Enoch, 2 linggo siya dun sa bundok. Pray siya ng pray. Pag nakaipon na siya ng spiritual power, galing sa Diyos, magpipreach siya dun sa bayan. Tapos pag nahahawaan na naman siya, dun siya ulit sa bundok. Katulad ni Enoch, hanggang kinuha siya ng Diyos. And remember God's past blessing. Oh. Ma'am Diana, yung blessing kasi ang bibilangin natin, di ba? Di ba, Ma'am Shea? A time for serious reflection. Yan. Kailangan natin ng panahon. Living with reference to the judgment day and ready for Christ's return. Okay, mabilis na po tayo dito. Lifestyle and activities. A spirit of service and self-sacrifice. Occupy till I come. Wala daw tamad na mapupunta sa langit. Nahinangin lang siya doon, sabi ni Ellen White. Kailangan may gagawin tayo. Live as if each day might be our last. And, ito po,
conscientious Sabbath observance. Oh, andito na po. Sabi po sa Bible, pag Sabbath, hindi dapat tayo nagsasalita ng ating mga sariling salita. Hindi dapat tayo pupunta sa ating mga sariling ano po yun? Sariling lakad. Opo, tama. Ayan. Ito po ang pinakamalaking pagsubok sa huling panahon. Kaya meron akong special ano dito. Oh. Meron pong akong kaibigan na nagsisermon, sabi niya, bawal daw magluto pag Sabado. Ikinakantsawan ko po kasi ako'y lumaki sa Adventist School. Ako po'y pinanganak sa Adventist School. Ako'y lumaki sa Adventist School at hanggang ngayon, nandun pa rin ako sa school. At ang mga parents ko, nag-retire din lahat sa Adventist School. Ako po ay pinanganak sa PUC Baeza. Ako po ay lumaki sa Nagaview Adventist College. Tapos pagka high school ko po, at pagka college ko po, kami po ay nalipat sa PUC. Tapos nung makagraduate ako ng nung college, lumipat yung parents ko sa Mission College sa Thailand. After 8 years nila doon, lumipat sila sa Adventist University of Central Africa sa Rwanda. And umuwi na po sila at nag-retire. Ako po ngayon nasa AUP pa rin. Ang alam ko, hindi naman bawal. So, hinanap ko ng reference, di ba ma'am? Mahilig ako sa reference. Ang problema mga kapatid, hindi ko mahanap kung saan nakasulat na hindi bawal. Kundi, ang nakita ko, bawal talaga sa mga official documents. Sabi ko, ba't ganun? So, hindi ko makantsawan yung kaibigan ko. Pero ang mali niya, sabi niya kasi, bawal din ang guard. Mali siya doon kasi, si Nehemiah nagwardya ng Jerusalem. Pag Sabado, pinapasarado niya yung gate. Tapos pag naghintay yung delivery boy, yung mga businessman sa labas, sabi niya, if you come there, next time I will lay my hands on you. So, si Nehemiah naman may employed na guard ng mga hindi Hudyo, kasama ng mga hari. So, pwede mag-guard, pwede mag-gwardya, kasi si Nehemiah. Pero yung pagluluto, tiningnan ko yung nasa Bible, tiningnan ko sa Spirit of Prophecy, at tiningnan ko po yung official writings ng church, yung tinagbotohan at tinaprove. Hindi ako makakita ng kahit isang sentence na sinasabing pwede. Ang nakikita ko po lahat ay bawal. Anong gagawin ko? Anong sasabihin ko? Pwede o bawal? Sasabihin ko yung nakasulat. Oh, sabi ni Sir, kahit batuhin niyo ako. Ito po ang nakasulat, mga kapatid. Ito po. Pero mga kapatid, ay lahat ng kaibigan kong nagsasabi na bawal, pinersecute. May naisip ako, impressed ng Holy Spirit sa akin, mangulikta na example. So ang ginagawa ko po, nag-collect ako ng maraming example at hindi ko naman actually hinahanap yung example. Bigla lang nakakarating sa aking information. And nilista ko po, napakarami example. Pero anong pong gugustuhin yung unahin kung yung may example o yung nakasulat? Nakasulat? Ah, magagaling kayo. Kasi pag ginuuna ko yung nakasulat, nai-stress yung mga kapatid. Kasi ang mga anak ng Diyos ay gustong sumunod. Pero hindi nila alam kung paano hindi mapapanis yung kanila ulam at saka yung kanin. Pero dahil pinili nyo yung nasusulat, din ang babasahin natin. May tips ako dyan, pero ito. Ano po ang nakasulat? Of course, ang number one official natin, Bible. Ang sabi po dito sa Biblia, tomorrow is the rest day on the Holy Sabbath. Bake that which we will bake and seethe. That is, yung seethe po, ibig sabihin pakuluan. Yung bake. Sabi naman ng ibang Adventist, alam ko gagawin ko, fry. Kasi hindi daw po nandyan yung fry. Sabi ko maraming paraan. That which yung leftover, yun yung kakainin nyo in the morning. Tapos po, hindi sumunod yung ibang Israelites. Sinong pinagalitan? Si Moses, di po ba? Sabi dito ng Diyos, how long will you refuse to keep my commandments? Kaninong commandment po yung bawal magluto? Kay Moses o sa Diyos? Kasi si Diyos, si Moses ang pinanggalitan. Hindi naman yung galing sa Pharisee. Kasi wala pang Pharisee noon. Di po pa, minsan minimix yan ng ibang mga speaker. Sabi nyo, Pharisee ka, ganyan, ganyan. Pero pag tinignan natin, so marami pong nagtuturo sa ating na hindi na daw bawal. Pero yung official, ang nakasulat, ito. Ano pong sabi ni Ellen White? By the way, meron pong verse sa Bible na nakakalito.
na ginagamit ng mga taong gusto nilang palabasin na hindi na bawal. Meron po dyan sa Exodus, ang sabi, on the first day, you will have a holy convocation. On the seventh day, you will have a holy convocation. In that day, no one should do any work except that which is for food. Sabi nila, sa seventh day pala, pwedeng mag-work ng tungkol sa food. Pero pag tinignan natin yung buong chapter, hindi naman yung seventh day ng week. Seventh day yun ng Feast of Unleavened Bread. And yung Feast of Unleavened Bread, hindi naman yung nag-i-start lagi ng Sunday at saka Sabado. Kasi nag-i-start yan ng 14th day of the first month yata ng Jewish calendar. Yung Jewish calendar, hindi naman yung lagi Sunday nag-i-start. Therefore, yung seventh day na yun, hindi yun lagi Sabado. Seventh day yun ng Feast of Unleavened Bread. Kasi magkukontra-kontra yung Bible. Alam natin ang Bible hindi nagkukontra-kontra. At hindi rin nagkukontra ang Bible at ang Ellen White. At na-discover ko, hindi rin nagkukontra ang Adventist.org, ang church natin, sa nakasulat sa Ellen White at saka sa Bible. Yung iba lang na mga nagtuturo. Katulad ko dati. Pero ang solusyon po ay education. Ituturo natin at bibigyan natin example para makagaya yung ibang gustong sumunod. Yung ayaw sumunod, freedom of choice. Pero tutulungan po natin through education. Ano pong sabi ni Ellen White? Those who neglect to prepare, pag hindi pala tayo nakaprepare, magkakasala tayo or magugutom tayo. Food on the sixth day, who cook food on the Sabbath, violate the fourth commandment and are transgressors of God's law. Ano po pong sabi dyan? Plantsahin ang mga damit. All the cooking is done. Yung kailangan tahiin, tahi na. Ano pang nandyan? Ito po, ano pong nandito? Pwede daw. Nakarinig ako, maligo. Sabi ni Ellen White, maligo na kayo bago lumubog yung araw. Pero, wait lang. Kailangan kasi natin, yung kaibigan ko na taga BRI, hindi ko siya kaibigan, pero kunyari kaibigan ko na lang. Kasi ang galing-galing niya. Nakatabi ko siya dun sa Ayas. Sabi niya, you know Win Alfred, kilala niya ako. You know Win Alfred, if you want to know the truth, you have to read everything. For example, tatay, mamaya, i-interviewin ko kayo kung paano yung example nyo. Wait lang po, kasi idadagdag ko yun sa lista ko. Andali lang po, mamaya po, tatay. Kailangan ko ng ma-example kasi maraming gustong sumunod pero hindi nila alam paano. Sabi nung kaibigan ko, kung gusto mong malaman ang katotohanan, babasahin mo lahat. Huwag kang gagawa ng doktrina, hindi mo nabasa from Genesis to Revelation. Huwag kang magkukonclude sa Ellen White na hindi mo binabasa yung lahat. So, kailangan basahin lahat. Ngayon, nung mga kaibigan natin sa E.G. White Estate, binasa nila lahat tungkol sa paliligo ng Sabado. Sabi ni Ellen White, ito ang nakolekta nila. Maraming beses si Ellen White naligo ng Sabado pagkatapos ng sermon. So, huwag kayong masyadong mamroblema dun sa paliligo. Kasi wala naman sa Bible yun. Ang sa Bible talaga ay yung pagluluto. At saka si Ellen White, sabi niya, maligo kayo bago mag-sunset. Naligo naman siya pagkatapos ng sermon. So, pwede tayo maligo mamaya. Ay, naligo si Ellen White po eh. May lista ako dito. Mamaya po, ipakita ko sa inyo. Ito muna ang cooking. Kaya balik po tayo sa cooking. Paano yung pagpapainit? Sabi ng iba, pwede niya ipainit. Therefore, pwede na magluto. Pero, bakit mo ipapainit kung bagong luto? Di mo ba? Ipapainit mo lang yan kasi kahapon pa yan niluto. Ayun naman po pala nakasulat. Actually, pag binasa natin yung pagpapainit na yun, pag binasa natin yung buong paragraph, ayan po. Ay, mamaya pa po yan. Yan ay hindi naman Ellen White. Ang sabi po dito, in cold weather, the food prepared the day before should be heated. Ang kini binabasa lang ng iba, yung heated. Pero yung the day before, nakalimutan lang yung basahin. Di ba, sir, mga ma'am? Meron pala dyan the day before. Ibig sabihin, ang papainit natin, yung niluto nung Friday. Kung pwede naman pala magluto, ba't ka pa magpainit ng Sabado? Bagong luto ngayon. Di ba, sir?
So, yan po ang actually nakasulat. Kailangan natin basahin talaga yung kumpleto. Kasi pag minsan, sabi nga, hindi ka pwede gumawa ng doctrine sa isang verse, dalawang verse. Kailangan natin makita yung buong picture. Ano naman po ang nakasulat? Ito mga pinagbutuhan. Yung Ellen White sa Bible, hindi na kailangan pagbutuhan yan. Kasi sigurado na tayo dyan. Ito yung mga pinagbutuhan po ng church. Adventist.org, official statements, documents, article, observance, Sabbath observance. The buying and preparation. Oh, sinong mga bumili dyan kagabi? Hindi naman, pag hindi naman natin alam, buti na lang merong pagsisisi. Diba? Lahat naman tayo may kasalanan. Buti na lang may kapatawaran. The readying of clothes and all necessities of life will be done, completed Sunday, sundown Friday. Parehong document po, nasa Adventist.org, nasa Adventist Biblical Research, nasa Docs Archives, at saka yung book na yellow na Fundamental Beliefs na 27. Ang nakasulat po dun, on this day, those who make the family's meal should prepare the Sabbath so that they can rest also. Meron pong kwento sa August 1 ng Adventist Mission. Hindi Adventist yung lalaki, yung babae Adventist. Sabi ng lalaki, ayaw ko mag-Adventist. Sabi nila, bakit? Ayaw kong kumain ng bahaw. Ha? Sabi ko, paano nila alam na hindi... Ito hindi Adventist, pero alam niya na bahaw ang kakainin niya pag nag-Adventist siya. Hindi rin namahan ng asawa. Sabi niya, kung mas mahal mo yung pagkain mo, di bahala ka dyan, aalis na ako. Ha? Nag-Adventist yung lalaki. So bahaw na po kinakain niya ngayon. Sabi ko, alam naman pala nung mga tao sa Africa. So nung ma-research ko po ito, bakit hindi namin alam? Baka nakalimutan ituro ng mga missionary na pumunta sa Pilipinas. Pero sa aking paglilibot sa mga church, naririnig ko na alam nung mga lolo namin. So kung alam nung lolo namin at hindi namin alam, di nakalimutan. Kaya po pala ang unang salita ng fourth commandment, remember, ibig sabihin alam ng Diyos na malilimutan natin. Kaya ang trabaho natin magpa-remember. Ayan po. Ano naman po sa Tagalog? Ito po, napasyal ako dun sa Magallanes Church. Late kami sa Sabbath School. Pagpasok ko po, yung babae dun, ang binabasa ay ito. Sabi ko, ano yung binabasa nyo? Ang sabi po dito ay, dapat tingnan ng ina na ang pagkain ay handa na. Yan po ay gagawin sa Friday. Tagalog po yan. Published ng North Philippine Union Mission panoon. Ayan po. 16-8. Ayan. 1968 pa yung book. Oh, ibig sabihin, tinuro pa actually ng ating union. And pinablish nila yan. Ito po yung book, Paghubog ng Likas sa Mga Bata. Ayan, yung book na napakaluma, 1968 pa. O, kita nyo yung date, 1970. Tapos, isang beses nandun naman po ako sa Buena Vista ata yun, na church. Pagbuklat ko ng Bible na pinapamigay sa baptism ng CLC, nakita ko, anong tagubilin na ibinigay ng Diyos kaugnay sa kanilang pagkain sa araw bago dumating ang Sabbath? Ay, kinote lang nila yung ating binabasa. Kanyang sinabi, ito ang inuutos ng Panginoon. Bukas ay taimtim na pagpapahinga, banal na Sabbath ng Panginoon. Lutuin ang inyong lulutuin at pakuluan ang inyong pakuluan at lahat ng lalabis ay itago ninyo at iyong ititira hanggang sa kinabukasan. Doon pala sa CLC Bible. Sa question and answer sa likod, yun din po ang nakasulat. Ayan po, yan, Bible na yan, pinicturan ko ng malabo kong cellphone. So yun po ang, hindi ako makahanap ng nagsasabing pwede, kundi ang nahanap ko, bawal, dapat Friday, luto na lahat. So kahit na binidimati ko yung kaibigan ko, sabi ko tama yung, ganto ang gawin natin. Example ang kailangan. So, nangulikta po ako ng example. And nangulikta pa rin ako ng example. Hanggang dun, mayroon pa akong sinain dun sa sasakyan ko ngayon. Tinitingnan ko kung gaano katagal mapapanis. Kailangan po ng marami example. Yun, at saka po, naka-obserbahan ko na talagang binabalik ng Diyos itong katotohanan sa ating church. Kasi po, noong 2014, si Sir Paes, kami, Win, sumama ka. Sabi ko sa answer, basta dun, sa ayas, sumakay ka lang sa sasakyan. Pagdating ko dun, ano pala yun? Student Services Conference ng lahat ng mga Adventist schools sa buong mundo. Tapos sabi ng president ng UNCLA, retired na siya ngayon,
May PhD sa theology ito sa Ayas. Sabi niya, in our school, all our viand is cooked before sunset, Friday. Bahala, lahat daw ng ulam sa cafeteria, luto na daw bago lumubog yung araw ng Friday. Tapos may nagtaas na kamay na black lady, taga Thailand. Sabi niya, what's the problem with you Asians? Why can't you cook your rice before the Sabbath? Sabi ko, paano nalaman ng taga Thailand yun at saka African? Kakami lang atang Pilipino ang hindi nakakalam. Sabi naman po, 2014 din po, attend naman ako ng Ayas Theological, Asian Theological Forum. Sabi ng SSD Associate, mga kapatid, hindi na ito kung sino-sinong preacher. Mga president ng school, SSD Associate Ministerial Secretary, sabi niya, nag-agree lang siya, the preparation of food should be done before the Sabbath, sa hour of worship message niya. Tapos si yung asawa ni Sir Paes, si Ma'am Paes, sabi niya, Win, nakikita ko yung mga post mo. Alam mo ba, si Ma'am Abla ay nag-work dun sa Fiji Island. At siya ang matron ng cafeteria. Lahat yung cafeteria, lahat ng pagkain nila, nilatago nila sa ilalim ng lupa sa Friday. Tapos pag Sabado, ayos pa rin. Sabi ko, so nagtataka po ako, bakit parang sunod-sunod na pinaparating ng Diyos sa akin itong mga katotohanan na ito. Siguro kailangan ko ilista. Kaya po nilista ko yan. O, 2014. Tapos itong si Bender, nakakatawa ito. Kasi kadibati ko ito sa Facebook lagi. Ayan, number 3. Number 4. Kadibati ko yun sa Facebook lagi. Pero nung sa Puting Kahoy Church, nung magsesermon na ako, siya ang nagturo ng Sabbath School. Sabi niya, yung lolo ko, hindi nagluluto pag Sabado. Sabi ko ba, itong lagi kong kadibati sa Facebook, yung pala pagdating sa church, kakampi mo rin. So, sa aming bahay po, si mother ko, dahil nakikinig siya ng kaya ko nire-record, kasi yung mga taong hindi wala dito, para mapanood nila. Nanonood siya ng mga sermon ko, yung mother ko. And, karamihan, naluluto na niya before ng Sabbath. Sabi naman ng ibang calf, hindi secret na Adventist calf, kung marami kaming ref, kaya namin yan, sabi nila. Magdo-donate na sana ako man ng maraming ref. Kaya in-interview ko yung taga-ung club. Sabi ko, sir, I heard your speech in Ayas. How do you preserve your ulam, your viand? Sabi niya, we don't use ref. Really? How does it not spoil? We have a Sabbath menu. Meron palang mga pagkain na matagal mapanis. Yung mga fried, yung maanghang, yung mga walang kamatis, yung walang sabaw. Hindi ako marunong magluto, kaya... Sabi naman ng mga taga-light, si Jacob Bayona, galing tong light, pero hindi ko alam kung nakatapos siya doon. Ang kinakain nila ay bread. Fruits, yung bread, talagang ilang araw naman talaga yun. Sabi naman ni Kuya Jun, kaya nilang gawin yan sa province nila, gumagamit sila ng dayami. Di ba po, dayami. Sabi naman ng mga Hudyo talaga, slow cooker, parang yung rice cooker. Alam niyo po ba yung rice cooker? Pag prinas niyo, cook, bawal yun pag Sabado. Pero pag sinaksak niya lang, keep warm, pwede yun. Kaya yung rice cooker ko, pag Sabado, hindi ko pinipindot. Nakasaksak lang, kasi warm lang. Di ba po, yun lang kasulat. Ang simple-simple lang naman ang instruction. Mahirap po ba? Meron po ba? Ay, kasi po, ganito po ang science nun. Ang bacteria na nasa rice at saka most foods ay hindi nag-grow pag 60 degrees Celsius and above. Kung gusto niyo siyang palamig sa ref, dapat 10 degrees and Celsius below. Nasa freezer. Kahit ilang araw yan na dun. Pag gusto niyo hindi mag-grow yung mamamatay yung bacteria, 60 degrees and above. Ang maganda po, lahat ng rice cooker, nakakalibrate yan lahat sa 60 degrees and above. Kaya lang pag iniwan yung nakasaksak, mauubos yung tubig, natutuyo. So, nag-experiment ako, nagpakain ako dati din sa aming department. Sabi ko, bahala na kung ano mangyari sa kanin. Basta, 60 degrees and above. So, nagigising ako every 2 hours, nilalagyan ko ng dalawang cup na tubig kasi ganyan kalaking rice cooker. Pero miracle, nung kinabukasan, ubos, kinudkod nila lahat yung walang nasunog. So, maganda mag-experimentuhan yung mga estudyante. Hindi, masarap. Tsaka yung kanin na niluluto ko na usually mabaho, nung iwanan ko dun sa rice cooker ng 12 hours, mabango na siya.
Hindi ko alam kung paano. Anyway, sabi naman ni Dan Dizon, ano po, ginagawa na nila yan lahat pag Friday and hindi na sila nag-aaway-away pag Sabado. Diba? Nagsigawan pa kayo mga pag Sabado. Gising na kayo kasi ganyan yan. Dahil pang ginagawa. Sabi naman ni Jerry Gonzalez Tulud, ito po pala ay ano? Ito ay, kung hindi ako nagkamali, atheist ito. Sabi niya mag-fasting na lang. Pag nag-fasting, makatipid ka, hindi ka na magluto, hindi ka pa maghugas ng pinggan, maaga ka pa sa church. Malinaw pa, isip mo. Sinubukan ko po yan mga kapatid ng isang taon. Kasi yung mga estudyanteng pinagdadrive ko, itong mga estudyanteng to, oh, wala naman niyang pang pamasahe. Kaya pag gusto nila kung saan punta, sama rin ako. Kasi mas mabuti na yung may gumagawa sa gawain, di ba po? Kaysa mag-hire ka pa ng babayaran mo. At least na mga to, ano, sisermunan mo pa sa sasakyan. Sabi nung iba kong kasama, sabi ko, ba't hindi kayo makain? Sabi, sir, kasi nag-fasting kami. Oh, eh, mahilig ako mag-experiment. Sabi ko, ako rin. Subukan ko umaga ng Sabado tsaka tanghali, hindi kakain. Ay, usually magagalit yung church pag ayaw kumain. Ginagawa ko, tumatago na lang ako. Hindi na ako makita pag tanghali. Natulog na ako sa sasakyan. Tapos pagkatapos kain. So, ginawa ko po yun, in-experiment ko ano isang taon. Alam niyo po kung ano nangyari? Maliban sa sumasakit yung ulo ko kasi gutom. At saka nakakatipid ako kasi hindi ako nagluluto. At saka nagagalit yung mga members sa akin kasi hindi ako kumakain. Pero yung mga ministry po na hindi po ako theology katulad ni Mark. Ako po ay computer science graduate. And naka-crusade ako ng tatlo. Wah, hindi naman ako talaga preacher. Tapos naka-church planting ako, nakatulong ako sa church planting na dalawa. Pinapangarap ko rin po yun, magkatulong sa church planting kasi yung mga boys of it, marami naman yan eh. Pero yung talagang church planting na... Tapos yung mga tinutulong akong ministry, lumago talaga sila masyado. And lagi akong speaker sa church kahit na hindi ako nakaschedule. Kahit saan ako mapadpad na church, uy, si ano, ikaw ang speaker ngayon. Hanggang napagod na po ako sa aking mga sermon. Kasi yun lagi sinisermon ko. Hindi ko alam kung bakit may nakikinig pa sa akin. Pareho naman yung nire-record ko. Siguro 30 times ko na record yung sermon. So napagod ako mga kapatid. Tinigilan ko yung fasting. Nung tinigilan ko yung fasting, natigil ang sermon, natigil ang church planting, at natigil ang crusade. Oh, bakit? Hindi ko rin alam. Subukan niyo po. Pero pag tinignan natin sa Bible, lahat ng may malaking kinalaman sa nakaligtasan, si Moses, si Jesus, si Elijah, maraming fasting. So kinukompute ko, baka yung umaga at tanghali ko na isang taon, baka naka 40 days na ako nun. Pero si Jesus kumain after 40 days, kaya ngayon kumakain na ako. So, hindi ko po alam, hindi ko ma-explain, pero yun ang aking experiment. Sabi naman po ni Ryan James Jimenez, let's just eat fruits and vegetables. Sabi ni Mike Jeven Rivera, gagamit ng dayami at saka wag daw lagyan ng sabaw. And meron daw po silang special kaldero. Yung special kaldero, sabi ko ano yung special na kaldero? Yung kaldero daw po na hindi pa napanisan. Kasi yung napanisan na, madali na nang mapanisan. Pero yung hindi pa napanisan, yan. Sabi naman po Joy, kailangan ng ref. Sabi naman po ng isang church, pati yung paghugas ng pinggan. So, ni-research ko rin yung paghugas ng pinggan. Ang nakita ko po, wala, hindi ko nakita sa Bible, wala naman yata ang pinggan sa Bible. Pero sa writings ni Ellen White, avoid daw po. Ayun, maraming solution. Ang meron pong kasabihan eh, kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Saging. Ang ginagawa po ng ibang church yung, basta yung mga disposable po. Ang ginawa ko po, bumili ako napakaraming pinggan. Yung kahit lahat kami kumain at hindi hugasan ng pinggan, marami pa rin matitira. Eh minsan, gusto talaga hugasan ng mga kasama ko, tinatago ko yung pinggan. Tinatago ko. Okay, sa ibang church naman, may nakalagay na poster. Wash your own dish. Oh, at least hindi dishes. Sabi naman ni Aros Vidal, yung father-in-law niya daw, kayang gawin yun 28 years na. And 20% ng church nila ay kayang gawin yun. And sabi ng isang co-worker, yan, secretary ng president sa AUP, sabi niya,
Si Ma'am Noreen yan, number 18. Sabi niya, alam ko na gagawin ko, Win. Magluluto ako ng kamote, ilalagay ko sa ref. Sabi ko, Ma'am, sabi niya Ellen White, dapat hindi malamig yung kakainin. Sabi niya, iiwanan ko lang sa sasakyan. Pagtanghali, mainit na rin yun. Kaya yung rice cooker, nandun sa harap ng sasakyan ngayon. Tingnan natin kung hanggang saan darating. Sige kayo naman. Oo, kahapon no. Tanungin nyo sila. May dalawa akong rice cooker dyan. Kaya hindi ko kinakain yung kanin nyo. Gusto ko na subukan kung mamamatay ako dun sa akin sa niluto ko. Buhay pa naman po ako. Meron pang isa po dun. Experiment, mura lang naman yung kanin na Duterte rice. 34. Ito po, sa Cebu nangyari, kinikwento rin yung mga pinagdadrive kong mga preacher sa airport. Meron daw pong caterer doon. Sabi nila, hindi talaga kami magluluto pag Sabado, kahit na para sa church. So, nilatag nila lahat yung mga packed lunch doon. Bahala na, pinagpanalangin nila. Pero nung nakakain na sila lahat, marami pang natitira. Marami nagkikwento niyan, wala ako doon, pero yan yun sa CBCYC. Sabi naman ni Michael Caroro, si ano daw, businessman na si ano, nakalimutan ko yung pangalan, hindi nagkukuk pag Sabado. Hindi rin naliligo. Sabi niya kasi aircon daw yung kanilang room. Oo. Solve naman na yung ligo, di ba? Kasi si Ellen White naligo din. Sabi naman ni Michael Caroro din, si yung mayaman na businessman. Ah, kalala niyo to. Hindi rin nagluluto at saka yung maraming pagkain niya galing sa restaurant niya, dinadala niya pa sa church, maraming nakakakain. Ito po yung president ng UNG Club, si Pastor and Mrs. Mambu. So, yan po, meron silang marami silang paraan. Sabi naman ni kaibigan ko na taga Sri Lanka, tuturuan kita kung paano. Ibig sabihin sa Sri Lanka, alam nila. Sabi naman ni Ayas Kabasa, nakita lang natin kagabi, di ba? Sa Angola daw po, sabi niya, if you're in our country, if you want to cook on Sabbath, you have to hide. Tago ka daw, kasi alam ng lahat ng Adventist na bawal talaga. Sabi naman ni Auntie Eve, yung kapatid ng mother ko, yung lolo daw po namin talagang istrikto. Ah, alam pala ni lolo namin. Sabi naman ni Rain Valencia, we just cook beans. Sabi naman ni Hiner, hindi nyo na kailangan maging offshoot para sundan yan. Kasi kinukopya lang naman nung ma-offshoot yung ating. Sabi naman ni si Ma'am Jade hintay daw ng CLC o Cavite na ngayon, hindi siya nagluluto kasi hindi siya kumakain. Sabi naman po ni Mrs. Baro ng Buklod Church dun sa may Imperial, yung fellowship daw, kaya nilang hindi magluto ng, sabi ko, paano nangyari yun? Basta ganun lang, yung malaking lutuan. And na ito po nakakapagtaka, itong sa taga Ukraine, si Tanya Zaitz. Sabi niya, pagdating niya sa Pilipinas, shock na shock siya, kasi lahat ng Pilipino na Adventist nagluluto pag Sabado. Sabi niya, in our country, before we were baptized, we were taught to cook the food before the Sabbath. And pagdating niya dito, shock na shock sa. So sabi ko sa kanya, paano nangyayari yung cafeteria dyan? Pakipicturan. Ayan, nandito yung picture. Puro tinapay ang kinakain, ang binibigay sa cafeteria ng Friday ng... Sabi naman ni Ma'am Kina De Castro, nakita natin sa Ayas, kumaway sila kagabi. Yung bata, may upo sa akin. Sa tabi, di ba may upo na bata? Sabi niya, yung grandfather daw niya, mahigpit din daw dun. And sa PYC, sinubukan namin din. Gumana yung dalawang pagkain, pero yung isa na panis. Okay lang, at least may gumana. And ano pa? And maraming canned vegetable. Yun yung pong kinakain ko kaninang tanghali. Yung mga dilatang vegetable. Kasi mga commercialized, talagang ilang linggo naman yan dyan sa ano. Ito po yung cafeteria sa Ukraine. Kita niyo yung mga sineserve nila, puro packaged. Adventist cafeteria sa Ukraine. Si Pastor Frederick Paul po ng India. Hindi ko naman tinatanong, pero napapakiramdaman ko. Sabi ko, siguro hindi rin ito nagluluto ng Sabado. Itong close friend ko na pastor. Na-realize ko, hindi rin talaga siya nagluluto pag Sabado. And nagpapakain kami ng napakaraming tao. Minsan, pag retreat, lahat namin niluluto Friday. Gumagamit lang kami napakaraming ref. At saka, kalamansi. At saka, ano pa, asin. So, ang dami ko pong namimit na mga tao po. Katulad nito, si 80 years old Eliseo Alamag, huwag daw lagyan ng kamatis. Ito is Pastor Paul, nag-retreat kami.
Ito po yung tungkol sa food safety. Ayan po yung sinasabi ko sa inyo na 60 degrees Celsius. Ito po, mga pastor sa Thailand. Tinuruan nila lahat ng shepherdess nila. Na ganun. So, ang aking pong observation, mga kapatid, binabalik ng Diyos ang katotohanan sa ating church kasi hindi man magbago yung mga kasulatan na yan. Tayo ang kailangan magbabago. Pag pinupost ko sa internet, maraming nakakabasa and maraming nagbibigay ng testimony. Ayan yung aming niluto at nilagay sa ref. Oh, sarap niyan. Yan si Pastor Paul, nakatalikod. Ayan. Buti na lang yung resort na puntahan namin, napakaraming ref. Ayan, oh, nilagay niya sa ref lahat. Nagpakain kami ng ganyan karaming tao. Maliban pa dyan, ito yung church ni... So, marami pong paraan kung papaano... Okay. Yan po ay dahil Sabbath conscientious, Sabbath observance sa last day events. Ayan, malapit na tayo mag-time. Nasa wala pa tayo sa gitna. Faithful in tithes and offerings. Dati nagnakaw kami ng tithe. Dosing sumpa ang tumama sa amin. Binalik namin agad. Hindi kasi namin alam na tithe yun eh. Yung aming ministry dati. Establishing new institutions. Kaya mag-aral na kayo sa AUP College of Medicine. Bakit may mga bagong school? Yan ang nakasulat sa last day events. Medical missionary work. Ayan, mag-doktor na kayo. Si Mark, baka gusto mag-doktor. God's people value their health. Oh, mag-exercise tayo at mag-vegetarian. Return to original diet. Ah, nasa last day events yan. Lahat ba kailangan mag-vegetarian? Hindi ko alam. Sabi ng iba, many will return to the original diet. Hindi naman pala all. Naisip ko rin, many rin ang maligtas, pero hindi rin all. Hindi ko sinasabing hindi maliligtas ang hindi vegetarian. Pero anong kakainin nyo sa langit? Nag-practice na po dito, di ba? Return to the original diet. Ayan. Kasi mas malinaw ang nakakalabo daw ng isip pag hindi kumakain ng flesh food. A time for fasting and prayer. And entire trust in God, family worship, mourning, association with the world, recreation that Christ approves. Ayan. Hindi yung nasisiko at nababalian na recreation. Ang recreation ay mas lumulusog tayo, hindi mas nababalian. Di ba, Ma'am Shea? Kaya ayaw kong mag-basketball. Eh. Nasisiko ako lagi. Music that elevates. Ayan. Ang mga music po ba natin? Nagkakaproblema po ba tayo sa kung anong music? Mayroon po akong na-discover. Ako po ay dati mahilig sa lahat ng klaseng music. Pero nung pinanalangin ko sa Diyos, kasi bumili ako ng malalaking speaker, pagpatugtog ko, yung buong barangay naririnig. Sabi ko, kung ako lang yung makarinig, wala pa sanang problema kasi ako lang naman napapahamak. Pero kung ma-influensyan ko yung mga tao, tapos mali yung aking patugtog, sabi ko, malaking responsibility pala itong napakalaking sound system na to. Pinanalangin ko po sa Diyos, Lord, kung gusto mong ayusin ang music ko, ayusin mo. Pagkapanalangin ko, pagkalunes, nandyan si Pastor Ivan Remocal. Sabi niya, Sir Win, napakinggan mo na ba si Ivor Myers? Tuesday, Sir Win, na-download mo na ba? Wednesday, Thursday, naraw-araw niya ako hanggang Friday. Ina-advertise niya si Pastor Ivor Myers. Sabi ko, ang kulit ni Ivan. Download ko nga lahat, pinakinggan ko buong Friday night, yung buong episode, buong series. At nagbago ang aking pananaw sa music. Pero hindi na ako nakikipagdebate. Kasi dati ang kadebate ko yung music major. Ngayon kakamping ko na sila. Pero ngayon, hindi na kailangan makipagdebate. Kasi sino po ang nakakita ng heavenly music? Si Ellen White. Nakita ni Ellen White ang heavenly music sa kanyang dreams and visions. At pinaparinig sa kanya pag marami siyang nire-rebuke. Pinapakinggan niya yung choir. Sabi niya sa mga kamag-anak niya, narinig niya yung choir kagabi? Sabi niya, hindi niya alam ng mga kasama niya. Siya lang nakakarinig. And kung narinig ni Ellen White yung heavenly music, anong ituturo ni Ellen White na klase ng music? Siyempre yung narinig niya. Ano yung klase ng music na pinopromote niya sa church? Alam niya kung ano? Madali lang po, hymnal. Oh. So meron pong E.G. White State Director, si Dr. James Nix sa GC, sa E.G. White State,
Kinolekta niya lahat ng favorite music ni Ellen White. Tapos tinutugtog niya sa piano at kinakanta sa church. Ang title ng kanyang presentation, Early Advent Singing. And makikita natin doon kung ano yung reflection ni Ellen White sa nakita niya sa langit. O, di hindi na kailangan manghula po, ano, kasi naniniwala naman kay Ellen White. Kung meron silang nakitang heavenly music, ewan ko kung sinong propeta yung nakita nila. Basta madaling gayahin yung example ni Ellen White. Television and theater. Kaya yung mga TV natin, ilock na natin sa 3ABN at Hope Channel. O, di ba? Kasi pangpagulo lang yan. Alam niyo po ba, ang number one kalaban ng Holy Spirit ay entertainment? Ay entertainment. Dress and adornments. Ayan. Ayan po ang dress and adornments. Kailangan natin mga publication. Huwag tayo magdidebate sa ating mga paper. And beware of side issue. Ano pong ibig sabihin ng side issue? Pag wala na sa, hindi ko alam kung anong nakasulat dyan, pero pag hindi nakasulat sa Bible, wag na natin aksayan ng ano, sa Bible and SOP, wag na aksayan ng panahon. Baka side issue. And emphasize unity, not differences. Yan. Ano pa? How to meet critics? Wag pansinin niyang critic, busy tayo eh. Exalt the word of God and country living. Yan, pinakamaganda po sa country living kasi 10 times ang temptation sa cities. Nung isa-isang linggo, naghahanap kami ng lupa. Baka po meron kayong lupa na alam na malapit sa syudad, pero malayo sa syudad. Kasi yung mga institution natin, mga ministry, gusto nila nasa labas ng city, pero ilang oras lang drive papunta sa city. Yung amazing facts. Pero kayo po ay nasa country. Wala kayong problema nito. Skip na natin po ito. Maraming example. And next po dito ay cities. Maraming temptation sa cities. Maraming bisyo. Maraming judgment na nangyayari sa city. Minsan yung binyan. Sabi ko, bakit binabaha yung binyan? Lagi. Pagpunta ko sa binyan, napakarami palang hotel. Yung mga building ay nagigiba. New York. Oh, may examples. Samples. Kailan po ba lahat ng tao ng Adventist ay tatakas papunta sa bukid? Dahan-dahan lang. Alam niyo po ba kung bakit sa Adventist ay bawal ang labor union? Mga possessed daw ito ng evil spirit. Yung mga nagwewelga. Ayan. Kaya bawal sa AUP at sa kahit ano Adventist institution yung mga labor union. Pero kailangan pa rin ng mga tao sa city and kailangan ng mga restaurant sa city. Hindi pa kailangan lahat aalis sa city. Kailangan school, church, restaurant needed in the city. Huwag lahat aalis sa city agad. Ayan po. Okay, Sunday law. Kailan po magiging mark of the beast yung Sunday law? Pag nasabi ng death penalty. Ayan po. Oppose Sunday law with pen and vote. So wag tayo matutuwa pag nandiyan na yung Sunday law. Kukontrahin natin yung Sunday law sa pagboto natin. Mauna mag-Sunday law yung United States and pag pina-explain tayo, maraming maniniwala pa po ang sabi dito. Next. National Sunday law means national apostasy. National apostasy will be followed by national ruin. And then, magkakaroon ng universal Sunday law. Ibig sabihin, mauna po yung United States. Kung tama po ang aking pagkaalam. The whole world will support Sunday law legislation. And the great controversy centers in Christianity. Show no defiance. Pag sinabi na pong pag sinabi ng Sunday law ay wag kayong dapat kayo pumunta sa church pag Sunday. Ang sabi po dito, di pumunta kayo sa church. Maglinis kayo dun sa church. Do not show defiance. Pag sinabi na Sunday law ay bawal maglaba pag Sunday, huwag naman kayong magsasampay pag Sunday na. Yun po ang nakasabi dito. Show no defiance. Refrain from work on Sunday.
Para lang ma-delay ang persecution. Pag sinabi na magsarado kayo ng Sunday, hindi magsara. Ano ngayon? Engage in spiritual activities on Sunday. Hindi po yan nagkukunwari, kunwari lang. Pero hindi yan ibig sabihin na Sunday keeper na tayo kung nangangaral tayo ng Sunday. And mas lalong nagiging maganda yung katotohanan pag maraming kalaban. We ought to obey God rather than men. Okay, yung time of trouble. So, Ma'am Diana, huwag kang mong problema kasi yung time of trouble, meron yan. Sa huling mga panahon. Minsan nagtataka ako, bakit sa Ayas kaya napakabaho ng hangin? Siguro yan yung preparation sa time of trouble pag na-persecute na at natapon sa mga basurahan yung mga propeta ng Diyos, yung mga pastor. Kukontrahin tayo ng church at saka state and madadala tayo sa mga courts. Papa-explain natin sa atin yung Ezekiel 20:20 at Ezekiel 20:12. Adventists will be treated with contempt. Alam niyo po ba yung panaginip ni Ellen White na naglalakbay sila? Hinahanap niya yung mga taong hindi sanay sa problema. Hindi niyo daw matagpuan. So yung mga problema pala ay mga pagpapala yan. Greatest blessing pa nga daw. Ma'am Diana, di ba? So, wag tayong mga problema kasi all kinds of persecution and earthly support will be cut off. Yung ATM natin hindi nagagana. Buti na lang yung walang pera, walang problema. Yung may mga pera, yung mga inipon sa ATM, hindi na yan gagana. Kaya ibili na natin ng camera, ano, Mark. Di ba? Next, makukulong, many will be put to death. No problem. Mabubuhay naman ulit eh. And persecution scatters God's people. Persecution leads to unity. Ngayon, marami tayong kaaway. Mark, di ba may kaaway ka? Pero pag persecution, alam ko wala ka ng kaaway. I mean, kahit tayo magkakaaway minsan sa church, pag nag-persecution na, magkakampi pa rin tayo. Di mo ba? So persecution leads to unity among God's people. And then, affliction purifies God's people. Ayan. Okay, last day deception ni Satanas. Lying spirits, false revival. Music is made a snare. Yung music, nandyan lagi yan sa mga false revival. False speaking in tongues, alam naman natin yan. Personation of the dead, itong mga... Okay po. Anong difference po ng counterfeit at ng genuine? Pag may pinagaling ang Holy Spirit, ang mga Adventist, may napapagaling tayo. Pero yung mga counterfeit, may napapagaling din. Anong difference ng napagaling ng Holy Spirit at napagaling ni Satanas? Yung napagaling ng Holy Spirit, hindi na ulit maninigarilyo. Pero yung pinagaling ni Satanas, maninigarilyo ulit. Kasi sabi ni Jesus Christ, go and sin no more. So, may pagbabago sa karakter. Yun yung difference ng counterfeit at saka ng genuine. Miracles will be performed. Pero yung miracles ay hindi basehan ngayon kasi marunong din mag-miracle si Satanas. Pero hindi ibig sabihin na walang miracle sa ating church. Napakarami. If ye believe in me, these things which I do, you shall also do and more. So mas marami pang gagawing miracles in the last day kaysa ginawa ni Jesus. John 14:12 yata. There will be fire from heaven, pero na-warningan na tayo niyan. So Satan will be treated as God. Okay. Miracles prove natin. Yan po. Pag may nangyari sa ating miracle o experience, eh ano ngayon? Kailangan natin mahanap sa Bible kung anong interpretation. Miracles cannot supersede the Bible. Kaya po nung kami umakyat dito sa Dimani, may nakita kaming apoy. Kami nila Pastor Brian, noong 2008 yata yun, 2009. May nakita kang apoy dun sa aming gitna ng camp. Pero hindi naman nasunog yung puno. Sabi ko, nasa Bible ba yan? Nasa Bible nga. Sa John, Joel 2. In the last days, there will be fire
in heavens, in the earth, and in the... Sabi ko, meron pala sa Bible. Pero hinanap ko muna sa Bible. Kung nandun, meron naman pala. So, wag tayo papatalo sa miracle. Deception is almost universal. Okay, next, the shaking. Hindi ipungurukit church member tayo ay maliligtas tayo. Persecution cleanses the church. Ito po, a straight testimony produces a shaking. Pag nag-sermon ng dire-diretso, na si-shake ang church, nahihiwalay ang... Pero pag masyado naman tayong nag-criticize, marami naman masasaktan. Maraming naluloko. Kaya po pag ako nag... Gusto ko lagi yung bilis talaga kasi para hindi maloko yung mga tao. Rejection of testimony results in apostasy. Ibig sabihin yung hindi maniniwala kay Ellen White, hindi na rin maniniwala sa Bible later. Naintindihan niyo po ba yan? Pag ayaw maniwala sa testimony ni Ellen White, magiging ayaw mo na rin sa Bible later. Kahit mga leaders, di ba? May mga leaders na hindi ko maintindihan kung bakit mga leaders natin minsan ay nawawala. Ayan po. Ito po ang pinakamaganda. The church may appear as about to fall, but it will not fall. The church may appear as about to fall, but it does not fall. Oh, the sinners in Zion will be sifted out. So, pag tayong lalabas sa church, kasi pag lumabas tayo sa church, ang sabi dito, yung mga kasalanan na ayaw magsisi, yun ay maalis sa church. So, wag natin iiwanan ang church. Pag lumabas tayo sa church, tayo yung sinners in Zion. Di po ba? The sinners in Zion will be sifted out. So, wag natin iiwan yung church. Pwede tayo magtayo ng isa pang Adventist church doon naman sa kabila. Para marami. Ayan. Pero wag tayong iiwan ang Seventh-day Adventist church. The church may appear as about to fall, but it does not fall. Napakagandang prophecy. And naniniwala ako dyan. Yung mga new converts, papalitan yung mga nag-backslide. Ayan po. And nandyan yung latter rain, early rain. Napakaganda po niyan. Nakasulat po din po dito, yung latter rain nakakabaptize, yung early rain nakakabaptize sila ng 3,000 a day. Ngayon, pag binilang natin ang buong baptism ng Adventist Church, lampas 3,000 a day. Nakaka 1 million tayo a year. Divide yun sa 365. Lampas 3,000 a day ang napapabinyagan ng church every day ngayong panahon na ito. By God's grace. Hindi ko lang alam ilan nagbabackslide. Okay, nandiyan po yan. A work similar to the day of Pentecost. Oh, di ba? Kaya ngayon, similar. Kaya po, ako'y naniniwala na nasa huling panahon na tayo. Okay, next po ay kailangan natin magpakumbaba. Kailangan natin ng reformation. And love one another. Total surrender required. Pag tinitingnan ko po itong mga latter rain na ito, parang na-observe ko na po ngayong mga panahon. Yung ibang tao sabi nila, hindi namin nakikita. Sabi ko, hindi kasi kayo tumutulong. Mas marami tayong tinutulungan sa gawain, mas marami tayong nakikitang pagbubuhos ng Holy Spirit. Not all will receive the latter rain. Kaya tulong lang tayo ng tulong. The loud cry, ito po. Pag tumutulong tayo sa gawain, lahat ang observation ko parang nangyayari na itong loud cry na ito eh. Kasi lahat nangyayari itong napaka laking gawain na ito. Nakakapagod talaga. Tumulong. Napakalakas ng loud cry. Yan po. Like the day of 1844, laborers qualified by the Holy Spirit. Ang dami kong kaibigan na mga tricycle driver lang. Hindi nakatapos ng theology, pero ang dami na papabinyagan by God's grace. Pag pinost ko yung kanyang video sa YouTube, ang dami nanonood. Kaya po kung gusto niyo mag-record ng camera, ganyan, no? Mamayang gabi, i-record na natin. Yung mga elder po dito, yung mga mahilig mag-Bible study, i-record na natin. Nandyan na yung camera. Tingnan natin kung ilan ang manonood sa YouTube. Kasi po, pag ni-record niyo yan, yung sermon niyo, kahit kayo natutulog, naglalaba, nag-aararo, marami nanonood doon sa internet.
Kung gusto nyo, try nyo rin sa cellphone, tapos i-upload nyo lang sa YouTube. Ang gawin nyo lang po, yung title, gawin nyo yung patanong. Halimbawa po, ang topic nyo ay tungkol sa hell. Ang title nyo, ano ang impyerno? Nasaan ang impyerno? May impyerno ba talaga? Ganun po yung title nyo. Kasi ang tinatype ng mga tao sa Google ay tanong. Ngayon, pag eksakto yung tanong dun sa title ng inyong video, yung video nyo ang nandun sa harap. So, ganun po ang ginawa ko. Lahat ng Adventist na video na nakita ko, pinatang ko yung title, ginawa kong tanong. Kaya maraming view yung aking channel. Pareho yung video sa ibang channel, pero pinatang ko yung title. Nadudubli yung view ko kaysa view ng iba. Lahat naman po pwedeng gumawa ng ganun kasi libre naman yung YouTube, di ba? Kung gusto nyo yung mas maganda-ganda picture, yung mga ganyan po. Laborers qualified not by theology but by Holy Spirit. Yung iba hindi makabigkas ng tamang English, hindi makabigkas ng tamang Tagalog, pero ang daming nanonood. Naniniwala ako talagang Holy Spirit ang gumagawa dyan sa mga taong yan. And napakasaya pong tumulong. Napakarami kong kwento, maubos ang linggo-linggong kwento. God uses even the illiterate, mga hindi nakatapos ng theology. And children proclaim the message, ministry of angels, and wild worldwide extent. And maraming nakakarinig na mga officers ng government. Pero marami din Adventist ayaw ng katotohanan. Bakit kaya? Marami rin ang ayaw ng katotohanan na hindi Adventist. Pero marami po ang maniniwala. Thousands converted in a day. Yung mga honest in heart, they will not hesitate long. And kailangan pa rin ng mga literature evangelist. Okay. Ang seal of God po ay pagsunod, magiging ang mark of the beast ay hindi Sunday law, magiging Sunday keeping lang yung mark of the beast pag mayroon ng parusang kamatayan. And pag may parusang kamatayan na po, ibig sabihin tatakbo na tayo sa seat, sa bundok. Pag may parusang kamatayan na. Next. Ang hindi po ang mark of the beast ay computer, ano po? Hindi po barcode, hindi RFID, hindi SIM, hindi GPS. Kasi kung yun yung mark of the beast, di itapon natin lahat yung technology pero nag-Sunday keeping pa rin tayo. Di. So ang mark of the beast po ay pagsuway sa utos ng Diyos. Hindi yung technology. Although pwedeng gamitin yung technology paghabol ng mga tao. Pero pag ayaw ng Diyos tayong matagpuan, hindi yan gagana. Kahit anong technology ang gamitin nila. Close of probation, actually hindi problema yung second coming. Ang problema, kailan yung close of probation? Kasi pag close of probation, wala nang change court. Ma'am Shea, dun ka na talaga. Di ba sa basketball may change court? Wala nang pagsisisi. So hindi yung second coming ang kailangan natin malaman ang date. Ito, ay hindi rin natin malalaman talaga ito. Close of probation, ito actually yung critical na meron akong kaibigan, nag-sisit po talaga siya kasi akala niya close of probation na siya. Buti naman at akala niya. Ayan, Sunday law enforcement precedes the close of probation. Probation closes when sealing is finished. Ayan, ano yung seal of God? Pagsunod. Anong commandment ang lahat nagpagsunod? Sabbath. Kasi pag nag-keep ka ng Sabbath, hindi ka magnanakaw ng panahon. Hindi ka mag-adultery, spiritual adultery. Probation will end suddenly. Human activity before probation close, hindi nila alam. Ganun pa rin. Eating and drinking and building and planting, etc. Unbelief and forbidden pleasures continue. Men will be wholly engrossed in business. Hindi nag-a-attend ng crusade kasi busy sa pera. Satan, maisip niya na probation has closed and wala nang nagsesermon. Ngayon, may mag-sermon ng mahabang-mahaba. Pero huwag kang alala, pag close of probation, wala nang magsesermon. Oo, di ba? Yan po, a famine of the word. No more prayers for the wicked. Transfer of character not possible. Kaya po pala bawal yung mga 10 virgins. Di po ba character yun? Pumunta sila sa 7-Eleven, bumili ng oil. Oh, bawal silang manghingi. 7-Eleven lang kasi ang bukas paggabi.
Another provision would not convince the wicked. Ano yung seven last plagues? Ayan po. Madali lang naman yan. Yung plagues in the last days, hindi maapektuhan yung mga banal. Yung mga wicked, maapektuhan. Parang yung panahon sa Egypt. Ayan. Kung ayaw nyo maapektuhan ng sakit, sumunod tayo sa mga batas ng kalikasan. Ayan po. Ang mga plagues ay hindi in sequence, not in sequence siya, pero yung iba nag-overlap. And malalaman kung sinong good and evil sa plagues. And mas lalo silang magagalit. Seven last plagues and the righteous, exempted yan sila. Okay, madali lang po yan. Anyway, close of probation na wala na tayong alalahanin. Ito po ang problema. Ang mga bahay at ang mga lupa ay wala ng kwenta. Kaya ipapanalangin natin kung anong gagawin natin sa bahay at lupa. Ayan po, oh. Hindi ko naman sinasabi sa inyo na ibenta nyo na at i-donate nyo na sa Hope Channel. Kasi hindi naman yan sa akin. Meron din akong sarili kong ibebenta. Pero ipapanalangin natin sa Diyos kung anong gagawin natin yan. Kasi sabi nga ni Ellen White, pag masyado ka maraming lupa, para ka daw nagbaon ng pera sa lupa. Hindi nagagamit sa gawain. Kaya, ewan ko. Panalangin po natin kasi iba-iba ang tawag ang will ng Diyos sa iba-iba sa atin. Pero yan, no? Houses and lands of no use in the close of probation in the time of trouble. Pati yung laman ng ating bangko. Sana maubos natin bago mag-close of probation. The saints will not lose their lives after ng close of sa seven last plagues. Walang mamamatay sa atin. Yung kung buhay pa tayo. And God will provide. Hindi natin kailangan magbaon ng napakaraming dilata sa ating sasakyan. Kasi katulad ni Elijah, nagnanakaw ng pagkain galing dun sa kay Ahab. Yung tinapay daw ni Elijah galing kay Ahab. Ninakaw ng raven. Yung raven, hindi yun Adventist. Minsan hindi Adventist ang nagbibigay ng pagkain sa mga manggagawa. Yung raven. Unclean fowl. God will provide. And no intercessor, but constant communion with Christ. Kasi close of probation na. May struggle pa rin ba? God's people cherish no sinful desires. Battle against self continues. May struggle pa rin. Ano yun na yung 144,000? Ang hirap-hirap po ng 144,000 na topic. May dalawang tao lang nakakita ng 144,000. Alam niyo po ba kung sino? Dati nakikipag-debate ako. Isang araw, limang beses ako nagbago ng isip. Pero na-realize ko, may dalawang tao lang na nakakita ng 144,000 at saka ng great multitude. Si John the Revelator at saka si Ellen White. Pero pag tinanong ng angel si John the Revelator, sino yung mga naka-white na yan? Sabi ni John the Revelator, "Thou knowest, sir." Ibig sabihin, hindi niya alam. Nakikita niya na, pero hindi niya alam. Si Ellen White, nakita niya rin. Si Mrs. Hastings, kasama ng 144,000. Pero pag tinanong siya, sabi niya, hindi ko rin actually alam. Huwag na natin alamin yung hindi naman pinapaalam ng Diyos. Kaya, yan na rin ang aking posisyon. Hindi ko rin alam. Kasi yung si Ellen White, saka si John the Revelator, hindi niya rin alam. Sila lang naman nakakita. Ayan po, God's people delivered and Christ return. Wow, ito ang ating kinakanta after the plague. And the terror of the lost. Yan. Pag hindi tayo nagsisisi, napakalaking problema. And Jesus Christ will descend with power and glory. Magigising. Okay, yan na po ang katapusan ng mundo. Magigising yung mga taong na-persecute galing sa mga dens and caves. From ocean depths, mines, and mountains, and the wicked are slain. Kawawa naman yung mga wicked, pero mas mabuti nang mamatay sila kasi napakasakit ang makita. Tapos papunta na tayo sa langit. Yan po, napakaganda ng ending. The saints given crowns and harp. Oh, meron pa lang tayong harp dun. And then, inheritance of the saints, new heaven and new earth.
Kung wala po tayong mga lupa ngayon, huwag kayong problema sa new heaven and new earth. Marami tayong mamanahin doon. A gift from the Lord. Libre ang lupa at pabahay. Hindi, gagawa pa rin pala tayo ng pabahay. Kasi we will build. We should think about the future world. Kaya, Ma'am Dian, no problem. Ang iisipin yung, ano, yung future world. Diba? Christian motives, real and tangible place. And the glory is indescribable. Grabe. Hindi mo ma-describe ang glory sa napakaganda ng streams, hills, and trees. Napakaganda magpalipad ng drone po kanina. Palipad kami dito. Pero sa langit, hindi na kailangan ng drone. Kaya natin lumipad. Tayo na mismo lilipad. Yung drone ko, naubusan ng battery yun. Pero tayo, pagdating yan sa langit, kaya natin lumipad kung saan-saan. Parang mga angel. Tapos ang ganda-ganda pa ng flowers, fruits, and animals. Nakakalimutan nyo na yung isda nyo pag nakita nyo yung fruits sa langit. And lahat tayo, vigor of eternal youth. Happiness guaranteed. Wow! And magkakakilala pa rin tayo. Oh, ang ganda. Napakaganda po sa langit. The joy of seeing our family in heaven. Yung mga namatay na mga bata, the salvation of infants. And ano ito? Yung mga may kapansanan? Parang ganun, ewan ko yata. Pag naniniwala yung parents, maliligtas yung kanilang mga anak. Kaya maniwala yung magulang, hindi ko alam. Pero ayan, oh, some question where believing parents should be saved, they have no test of character, all must be tested. The question, how can they be tested? Test and trial? The answer that the faith of the believing parents covers the children as when God sent His judgment upon the firstborn. O nga naman, nung pinapadala yung mga Egyptians, bakit ginudge ng Diyos yung mga firstborn ng Egyptian? Eh, bata pa yun. Yung anak ni Pero, bata pa yun, bakit na-judge? Kasi yung tatay, masama. Yung anak, masama din yun. Kaya, maghahanap kayo ng mabait na asawa, mga kabataan. Kasi ang mangga, namumunga ng mangga rin. Tribute to faithful mothers, the reward of the winner of souls. Pag marami pong napapabinyagan, napakasaya. Kaya tayo magtulungan. Our dispositions change. Hindi magbabago ang ating karakter. Heaven's peaceful and loving atmosphere. No temptation and no sin. Nahum 1:9. Yan. And makakausap natin, ito ang pinakagusto ko sa langit. Yung makakausap natin ang Diyos. Actually, kahit hindi ko makausap, makinig lang ako, okay na. Kasi yung Bible, na-enjoy ako magkinig. Kahit di ako matulog. Pero dun sa langit, talagang maririnig natin kung anong pinag-uusapan nila. Pwede natin makausap. Napakasaya. Fellowship with angels and the faithful of the angels. Makikita natin si Moses, si Elijah, si Martin Luther. Pwede natin silang invite na speaker. O, di ba? Sa ating testimony of unfallen beings. Hindi nila maintindihan kung paano tayo naligtas sa ating mga kasalanan. And maganda tayong hindi na tayo sintonado dun. Yung mga sintonado dito, sa langit, maganda na tayo kumanta. Amen. Amen. Yung mga wala sa timing, pa sa langit, maayos yan. Yung mga kahit gano'ng karami kumain, hindi tumataba. Sa langit, lalaki na katawan ko dun. Kasi sabi daw po, the leaves of the tree will be the healing of the nations. Oh, ibig sabihin, tayong mga pandak, tatangkad tayo katulad ni Adam and Eve na 15 feet at saka 15 feet ba yan? 12. Lahat kasi. Lahat na kasi tayo ngayon maliliit. Kahit ako, 6. Maliit na rin ako. Kalahati lang ako ni Eve. Yung mga pilay, in a twinkling of an eye, may paa na sila. Yung mga bulag, in a twinkling of an eye, makakita na sila. Yung mga hindi nakakasalita, in a twinkling of an eye, they shall be changed. Pero yung mga panguang ilong, kakain pa ng maraming dahon. Sabi ni Pastor Durante,
para for the healing of the nations. Yung mga sumpa ng kasalanan daw. Wala, sige na, kahit ano, basta makarating dun. Maayos naman lahat ng mga bagay na yan. Okay. And magre-research tayo. Oh, may Google pa rin siguro. Mag-aaral pa rin tayo sa University of Heaven. Searching out the treasures of the universe. Yung mga nakikita natin sa microscope, hindi na kailangan ng microscope. Wow! Yung malalabo ang mata dito, pagdating sa langit, malinaw na ang ating mata. And yung hindi natin nalalaman, nalalaman na natin. Sacred history. Yung mga problema natin, yung mga hugot. Sino yung may mga hugot dyan sa likod? Oh, life perplexity will be explained. Maintindihan natin ba't hindi tayo sinagot ng ating nililigawan? Oh, ba't hindi tayo niligawan ng ating crush? Nako, sa langit. Kung gusto niyong malaman kung bakit, maging faithful tayo. Pag sa langit, ma-explain natin at papasalamatan natin ang Diyos. Buti na lang. Oh, di ba? Malalaman natin mga bagay-bagay. Kaya hindi ako nag-aalala. The outworking of every noble deed. Ano itong maganda, mga kapatid? Lahat yung ating ginagawang kabutihan na nakasulat sa langit, pati yung resulta, kahit hindi natin nakita yung ginawa natin, nandyan, nakasulat sa langit. At lahat yung may kapalit, ang Diyos ay hindi madaya. Fair siya. Our joy will constantly increase. Naku, kung kayo'y masaya ngayong buhay na ito, pag sa langit, mas masaya pa tayo. Yan, kahit na mahabang AY. Okay, infinity beyond, ever and infinite. The whole universe declares that God is love. Pag nakakita ako ng God is love, palagay ko tapos na yung book ni Ellen White. Kasi usually yun ang simula at yun yung tapos. Tama. Yun na nga ang last. God is love. Yun ang summary. Amen. Wala nang kasalanan. Tapos na ang controversy. Yan ang nasa dulo. Declare that God is love. Okay. So tayo po ay manalangin. Our Father in Heaven, we praise you, Lord, for the spirit of prophecy, for the Bible, for the church organization, for the truth that you are reminding us, for the rebuke that you give to us, Lord. We thank you for your love for us, your correction. We ask that you forgive us from our sins. Help us to be serious. Help us to be humble. Give us wisdom and understanding to do your work and efficiency from the Holy Spirit. Thank you for hearing our prayers. Please bless this church as they continue their mission work. Thank you for forgiving us from all our sins. In Jesus' name we pray. Amen. Anong gagawin natin? Okay, closing prayer na siguro.
Let's pray. Our Father in Heaven, we continue to ask, Lord, for your guidance and leading in the next few days as we seek your will, as we do your will, as we look for assignments from you, Lord, for the salvation of others. We ask that you bless this church and the Holy Spirit, Lord, to give boldness and wisdom and understanding in doing your word. Please bless the elders, the leaders of the church, bless also the students who have come, and may we be a blessing to the community and to everyone who we come in touch with. Thank you for hearing our prayers. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ilang beses ka natulog? Ayan na to?